Hi guys, good morning. Today is September 15, 2021. I'm just going to show you my little collection of philodendrons. Okay, this is in random order. We will start with this one. This is the philodendron Burl Marx na regular form. Kasi merong variegated. Napakita ko na sa inyo ito nung pinutulan ko yung kanyang roots. So, pinutulan ko yung roots niya kasi pagkahaba-haba. Tapos, papadikit ko siya dyan sa pader. And then, the next one is the philodendron squamiferum. Ito na siya. Actually, ano ko ito siya? Top cut from the mother. Yung mother ko is nandun sa kabila. I'm going to show you guys the mother of this squamiferum. Ito ang kanyang mother. Medyo kawawa siya. medyo kawawa siya kasi nandito siya sa sulok. Pero na dalawang cut ko na ito siya. And this one I got last year, and then parang 150 or 250. Nakalimutan ko na sa tagal. Meron siyang palabas na bagong leaf dyan kasi kinat ko nga uli siya. Pero kasi hindi maganda yung naging top cut niya, sumunod na top cut niya, kaya hindi ko na lang papakita sa inyo. Pakita ko na lang sa inyo, wait lang. Ito ang kanyang second na cuttings from that. Hindi kasi siya gumanda yung leaf niya kasi naharangan nung net. But okay lang yan kasi magkakaroon naman siya ng bagong sprout dito. Okay? Our next one is this one. Bala ko din ipadikit. Wait lang. I-move natin kasi para makita ninyo ng maayos. Okay. Maayos. Charot. Dito kasi medyo mainit. So, ito is the philodendron na green ceratum. Naisop ko ito siya sa aking fiddle lime na philodendron na cutting. And then, ang sabi nung napag-swapan ko nito is, sabi niya is ring of fire. But actually, it's not ring of fire. Kasi kung ring of fire siya, meron siyang mga yellow variegations dyan. Pero hindi yan yellow variegation siguro. Na-deform yung kanyang ano, hindi magandang mga bago niyang growth. Kailangan niya ng fungicide siguro ito. So, this is the green ceratum. So, I got from, this one I got from swapping. And then, this one pala is binigay lang sa akin itong Burl Marx na to. One of my first philodendrons, that was last year, bigay lang. The next one is the philodendron na green emerald. Top cut ko din ito siya. I'm going to show you the mother. Yung mother niya nakadikit na sa pader. Let's go, I'm going to show you. Medyo against the light tayo, but this is the mother plant ng green emerald. Nakadikit na siya dyan sa pader. Lumalabas na ang kanyang leaf. Okay, ang ganda, no? Yan. Yeah, malapit ko na din i-cut ito para pag nagka-ano ito siya, pagka nagka-aerial roots dito siya, ika-cut ko siya. Oh my God, what's this, guys? May mga uud. Kailangan talaga niya ng fungicide. So, ayan siya, ang aking green emerald. Look at the roots. Nagwawala ang kanilang roots. This one I got for only 150 last year. Our next one in the list is the philodendron na dwarf moonlight. This one, binigay lang din ito sa akin kasama ni Burl Marx. Same lang ang tao na nagbigay sa akin. Buti nga gumanda na to. Kasi look at that naman. Ang pangit ng kanyang leaf before. Pero gumanda na siya. And ang ganda, no? It's very bright lemon. Parang lemon lime ang color. Very bright. Pwede na yung makat. Soon I will show you how I will propagate this one. Next on the list is our philodendron na royal queen. This is the mother. So, nilipat ko na sila
galing dun sa kabilang garden nung maayos ko to. So, papadikit ko na sila sa pader. Look at that. Look at the roots. Asa na yung roots? Di makita. Ayan ang roots. Nag-start na siyang dumikit sa pader. So, I already got 2 cuttings from this one, the mother. Ito yung aking first na cuttings. Naghihintay ng kung anong pwede kong iswap dito sa mga kapitbahay namin na mga nagko-collect din ng philodendrons. Yung isa na iswap ko na for a Choco Empress. Ang ganda ng top cut na yun. And our next is the, by the way, I got that for parang 450 na maliit lang masyado, dalawang dahon lang. From there, dalawang dahon lang. And then this one is the philodendron na lemon lime or the golden Orlando or the Ceylon gold, whatever you want to call it or kung ano man ang name noon sa inyong place. But here in our place, we call it the philodendron lemon lime. I got 3 pots of this. Actually, this one is a cutting na from nung may video ako na niripat ko siya, no? Nilagay ko sa poll. So, I'm going to leave the link on the card if kakayanin ko. Charot. So, para makita nyo, top cut ito siya noon. And yung mother nito is I got for only 120 pesos. And nagsisimula na din dumikit yung kanyang roots sa pader. Look guys! And then hanggang sa aabot na siya dyan, pag umabot siya dyan, puputulin ko na siya para mag-branch out naman siya and then kumapal siya, makover nilang lahat itong pader. So next on our list is this one. Akala ko guys, this one is the red emerald, pero, or the dark lord, kaya lang pina-check ko dun sa isang collector, sabi niya ano daw to, red Anderson, the philodendron red Anderson. This one I got from cutting lang guys, na one leaf lang for 200 pesos, that was last year. So siguro mga late last year na, mga December ko ata siya nakuha, and look, andun na ang kanyang ugat sa pader, guys. Look at that. Can you see that? And yes, I already got one cutting from this, which I swapped for the philodendron. Yung Prince of Orange na naputol ko na, ang natira lang sa kanya is leaf sprout. Hindi pa lumalabas yung kanyang, hindi pa siya nag-fully unfurl. Maliit pa masyado. So there, imagine ha, cutting lang to guys, cutting lang, which is one mahaba na aerial roots and then one leaf. And then ayan na siya, ang dami na niya. And then nabawasan ko na siya ng isang top cut. And our next in line is the philodendron na Mexicano. May bago na naman siyang sprout. This one I got for only 300 pesos. And then, wrong ID pa that time, pero sabi niya, ano daw, ano nga yung Florida bronze, but I know it's not Florida bronze, paano siya, paano magiging mura masyado yung Florida bronze, no? But nevertheless, since wala ako, kinuha ko na lang din siya, binili ko na lang din siya, 300 pesos for this one. Ang ganda lang leaf nito, guys, look. Baka ito yung sabi nila na dark form na Mexicanum. Or para siyang ano, right? Ano nga yun? Ataba puense. Parang ganun. And then, meron na siyang bagong leaf dyan. Ito yung nagagawa nung ano, guys. Rain. Sunod-sunod na rain. Look at that. Lahat sila merong bagong sumusupot na leaf. Look. Look. And then, so on and so forth. Basta, ang daming bagong leaf. That's after the rain, guys. Gustong-gusto nila yun. Pag-establish na yung mga filos, okay lang yun na maulanan, guys, because they like it and hindi na yan magkaka-root rot. Pero pag bago pa siya, huwag nyo masyadong paulanan kasi magkaka-root rot siya. Pero pag-establish na siya, they love the rain. They really love the rain.
Okay, enough of that chika-chika. The our next on the list is the philodendron na birkin. Lipat lang tayo ng pwesto, guys. Sandali lang ha, because it's so hot in here right lang. It's 9 o'clock in the morning now. So, kaya medyo mainit. Pero okay lang yan. Gusto nila yan. Charot. Wait lang. So, this one, guys, is the philodendron birkin again. And I got this for 900 pesos. Pero this year lang siguro to. And hindi ko matandaan kung kailan. Basta na-haul ko din ito siya. And baka makita ko yung video nung pag-haul ko nito. So, I'm gonna leave the link on the card. Dati, it was really my dream wish list ko siya. Nasa wish list ko siya. And hindi ko ma-afford because last year it was very mahal. Nasa 2,500 pesos, nasa 2,000, nasa 1,800. So, parang hindi ko tawag dito. Parang hindi ko siya kayang bilhin sa ganung presyo. So, I waited na bumaba siya. I waited na maging 900 pesos. And maibababa pa pala siya. So, meron na mga ganito sa market na 200 pesos. 400 pesos, makakuha ka ng ganito na lash na nasa 500 pesos. Pero this one, balak ko siyang i-propagate soon. Pero pinapa-activate ko pa yung kanyang roots dyan. Kaya nilagyan ko siya ng cocoa cubes. So, I'm going to show you pag i-propagate ko na siya. So, yan na muna for today, guys. Magpa-part 2 tayo nito on the next video. Medyo mahaba na siya. So, yeah. That's it for today. Thank you for watching. And have a great day, everyone. Bye!